Hello guys, and welcome to my vlog, and we're going to Milan! So hello mga lod, so nandito ako ngayon sa train from Como, and we're going to Milan with my friend named... Hi, my name is Jopai from UK. Hi, my name is Maria from UK, Stevenage. Hello, I'm Loida from Welling Garden City, UK. So mga lods, naka-off ako ngayon sa work. Meron akong 3 days off from Friday to Sunday. So sinamahan ko yung mga kaibigan ko. They are from UK. Sana all. So kahapon, hindi ko sila nasamahan. Kumunta sila ng Switzerland kasi meron akong work. Buti na lang nakalabas ako ngayon. At ngayon, sasamahan ko sila gagala ng Milano. So kita-kits tayo doon mga lods pagdating namin ng Milano. Later. One hour later. So finally guys, nandito na kami sa Milano. Kararating lang namin, kakababa ng train. So ito pa yung train na sinakyan namin mula Como papuntang Milano. So ngayon palabas na kami ng train station ng Milano at pupunta kami ng Duomo. Oh, yan yung mga kasama ko. At mag-iikot-ikot kami doon. A few moments later. Hello guys, nakalabas na kami ng Cadorna Station. So ngayon pupunta kami sa Kay Roli. So parang yung castle to siya dati na may malawak na garden. So pupunta kami doon at mag-iikot konti. Tapos diretso na kami ng Duomo ng Milano. 2,000 years later. So finally guys, nandito na kami sa loob ng Kay Roli. Yan. Kastilo ni Kay Roli. Yan yung mga kasamahan ko. Yan, pagod na sila. Tingnan naman yung mga dala-dala nila. Ay, hindi siya nakapagod. So guys, totoo lang, init ngayon dito. Abot siya ng 36 degree yata o 32. Di ko alam kung ganun. So tiis-tiis lang para sa paggala at sa ekonomiya daw mga lods. So dito muna kayo mag-iikot-ikot. Maganda ngayon at hindi gaano kadami yung mga tao dito sa Kay Roli. So yun guys, yung Kay Roli sa likod ko, yan makikita nyo naman. So a short story, nung first time ko dito mga lods sa Italy, sabi ng kasama ko na ginala ako dito, tara punta tayo kay Kay Roli. Tapos tumawag siya sa isang kaibigan niya. Sabi niya, oh nandito si Jun sa Milano. Dadalhin ko kay Roli, ganun. Akala ko kasi yung tinatawag na Kay Roli ay isang tao, yun pala itong kastelo. Tapos binigay yung telepono sa kaibigan ko, ano. Sabi niya, oh, nandito si John, oh. John, saan daw kayo pupunta? Eh, sabi ni Kuya, pupunta kami kay Kay Roli. Di ko alam kung anong gagawin nung kay Roli. Yung pala yung pangalan ng kastelo na to ay Kay Roli. Yun, mga los, nadali ako. Ganyan talaga pag first-timer, may experience. Maibinta. Oh, madali kang maibinta pag first timer kasi isang lugar mga lods. So magandang experience naman yung ganon. So pangit siya ngayon mga lods dito sa labas kasi nire-renovate, maalikabok
yung lugar na ito. So, tiis-tiis lang para sa ekonomiya, pupunta kami ng Duomo. So, yan yung Cairoli, guys, na tinatawag na castle dito. Pero ngayon hindi siya gaano kagandahan kasi nire-renovate. So, mabuhangin, maalikabok pa yung labas. 2,000 years later. So, ito, guys, hindi kinaya ng power ng mga kasamahan ko papuntang Duomo. So, ngayon magmi-metro kami papuntang Duomo. So, andyan siya, tingnan nyo. Ang hirap ng back. Si. So, hindi nila kinaya kasi nga may mga bag silang dala. So, ito yung metro station ng Cairoli papuntang Duomo, mga lods. So, ito pala yung name ng metro station. A few moments later. So, mga lods, ito rin yung sasakyan namin metro papuntang Duomo ng Milano. Oh my God! Wow! So, ayan, makita na yung pasahero. 2,000 years later. One hour later. So mga lods, yung mga kasamahan ko is nakahanap na ng storage kung saan nila iniwan yung kanilang mga bag at nakapag-base na din sila, tingnan nyo. So ready na kaming gumala dito sa Duomo ng Milano. Later. So finally guys, nandito na tayo sa Duomo ng Milano. So, mag-iikot-ikot kami dito konti. Okay. Hanap muna kami ng bar, mga guys, para mag-chill at mag-drinks muna ng malamig kasi sobrang init talaga ngayon dito. So, nakapagpalit na din sila ng kanilang mga damit. Naiwan na namin yung mga bag nila sa storage. So, ngayon, pwede na kami mag-ikot-ikot dito sa Duomo ng Milano. So, isa pala ito guys sa pinaka malaking Gothic church sa buong mundo. So, i-google nyo na lang kasi hindi ko alam yung history nito. So, i-google nyo na lang. Pero alam ko, google nyo na lang. Pero, no, Duomo ng Milano. Pero pagkakaalam ko, isa ito sa pinaka biggest Gothic church in the world. Ang Duomo ng Milano, guys. So, ayan. Oh my God! Wow! Makikita niyo kung gaano kaganda ito, mga lods. At maganda yung time ngayon kasi hindi siya gaano siksikan. Hindi ganun kadami yung mga turista. At patapos na din kasi yung mga bakasyon. So, kaya ganito kukunti yung tao, mga lods. Later. Pag ang mga isip nagsabi sa ito. So, mga lods, ito yung isa sa pinaka-famous na mga kalapati. Makikita nyo naman yan sa mga film. Lalo na yung sa film ni Piolo Pascual at Ludin Barito na Milan. So, may scene sila dito sa Duomo ng Milano. So balikan nyo na lang mga lods kung gusto yung makita yung film na yon ni Piolo Pascual at Ludin Barito yung Milan. Dapat talaga nagtala tayo payo. So yun yung mga kasamahan ko guys. Sorry
yan. Dinala kami ni Kuya Jun dito sa Duomo. Yun. Kapag base na sila, tingnan nyo. Nakapag-change outfit na. Fresh na uli kami, fresh. Fresh na, fresh na. So, ito. Kapag na uli kaming mag-kiay-kiay. Back to work, ladies. Back to work. Yan, mga lods. So, maganda yung panahon ngayon dahil kukunti yung mga turista. Yun lang talaga, mga lods. Mainit ngayon. So, doon naman yung pinakasikat na galeria, mga lods. So, pupuntahan natin yan mamaya. Doon yung mayarang mga luxury items nila, may mga Louis Vuitton, Prada, etc. dyan. Isa-shopping kami ni Kuya Jun dyan. So, masya-shopping daw. Kasama daw yung sa package na. Yun, mga lods. Nag-iisang bag lang daw ng Louis Vuitton lang. O Prada. Ay, ayos na yung mga Prada. So, ito mga lods. So, simple tips mga lods, pag nandito kayo sa mga ganitong lugar, halimbawa itong maraming kalapate, yan, may nagbibigay yan sa inyo dito ng mga tao, yung usually mga ibang lahi. So, bibigyan kayo ng mga tinapay o mais, ganyan. So, pag sabihin nila libre-libre, pero pag kinuha yan mga lods, sisingilin nila kayo. Kaya yun lang isang tip dito, huwag kayo magpapautu sa kanila. Kahit sabihin nilang napakaganda nyo, sabihin nyo lang, no. Kaya nga. Ano? At saka may mga taong nagbibigay ng roses, tapos ikaw feeling, ay, he give me a roses, but it's wrong, don't accept it. After that, 5 euros. Yan yun mga lods. Oh, ay mga tip mo para sa mga pupunta ng Milano travelers. Huwag magpainto dahil kayo ang sasakit ng ulo. Yun mga lods. So, kasi dito uso din yung mga scammers sa ganitong lugar. Halimbawa yan, kagaya ng mga yan. Yan. Nagbigay siya ng pagkain. Iwan ko kung kita niyo mga lods. Yan basta doon sa likod. Pagkatapos niyan mga lods, sisingilin niya yan. So sabihin donation, pero pipilitin ka na magbayad. So yun yan yung mga scam dito sa mga tourist spot sa Milano. Kaya ingat-ingat din, lalo din sa mga metro mga lods. Marami ditong mga pickpockets. Siguro nakikita niyo naman yan sa TikTok kung gaano karami yung pickpockets dito. At sad to say mga lods, hindi nyo sila pwedeng saktan kasi pag sinaktan nyo sila, kayo pa yung makukulong. Yan yung mga paikot-ikot na yan mga lods. Yan ay example ng mga scammer dito. Diba, bibigyan kayo bracelet, ganyan. Libre daw, pero pag nakabit na sa inyo, itatali nila yon, tapos hindi nyo basta-basta makukuha. Wala kayong choice kundi bayaran. O di kaya tumakbo kayo. Pero minsan mga lods, marami sila, ikutan nila kayo. Siyempre pag matatakot kayo, magbabayad kayo. Pangeras talaga siya. So yan yung mga kasamahan ko lods, busy sila sa picture before bumalik ng UK. So mamayang gabi na yung flight nila, so inikot ko muna sila dito. Yan. May paupo-upo pang nalalaman. Yan. Ito pa yung mga tao sa likod. Oo nga. At dyan yung galeria mga lods. So papasokin natin yan mamaya. Kasama din sila. Dito muna kami sa labas at nagpipicture-picture. Wugi! Kasi maganda kita-kita sa kanya yung... Yan, nag-aaway na sila mga lods kung sino magpipicture. Yan. Tignan nyo kung nag-aaway sila. Yan. May kanya-kanyang mga pose sila. So yan mga lods, malalaman nyo talaga kung Pinoy yung nandito is nakapayong mga lods.
Yan yung sign pag Pilipino. So sobrang init talaga ngayon dito mga lods. Nasa halos 35 degrees, so tiis-tiis muna. So para din tayo nagdagat nito, iitim tayo kasi nandito tayo sa ilalim ng araw. A few moments later. So mga lods, pupunta kami ngayon sa Galleria. So mamimili na sila, magsa-shopping daw, shopping galore, shopping spree sila. Andito po yung financier namin, oh, prinsesa ng Dubai. Yan. Prinsesa ng Dubai, oh yan siya. So shopping mode na sila mga lods. Ako taga, taga-sama lang, taga-Tornao dito at syempre, vlog-vlog lang. Vlog-vlog. So dito mga lods, pag pumasok kayo dito, ingat-ingat din kasi marami ding pickpockets dito kasi pag ganitong maraming turista, alam na, tsansa ng mga pickpockets. Roses. Roses yung ang ganda nyo. Magtanong lang ako kung may compact siya. So mga lods, nandito kami ngayon sa Galleria. Malapit lang din naman to sa Duomo ng Milano. Yan, doon sa labas yung Duomo. Yan, dito yung Galleria at dito nyo makikita yung mga luxury items like Chanel, Louis Vuitton, Prada, doon yung ano ba yun sa kabila? Yung Saint Laurent. Pero wala tayong pambili mga lods, so ikot-ikot lang muna tayo dito, chill-chill lang. At medyo maganda dito sa loob kasi malamig kumpara doon sa labas. Sa tapat ng Duomo is sobrang init talaga mga lods. So dito kahit papano, fresco sa loob ng Galleria. So yung ibang kasamahan namin na doon pa sa loob ng Chanel, may nahanap, syempre ako dito lang chill-chill lang sa labas kasi wala tayong pang shopping mga lods. Hindi naman natin priority yung mga ganyang items. Yan mga Gucci, ganyan. Dito yung Chanel. So hindi ko naman kailangan yung mga ganun pang lods. Pero pag may nagbigay, syempre tatanggapin natin. Bawal tanggihan, basta libre daw. Suwabe, charis. So mga lods, ikot-ikot muna kami dito. So isasama ko tayo sa pag-iikot namin dito sa Galleria ng Milano. So mga lods, sa part na to voice over tayo kasi nakalimutan kong i-turn on yung aking microphone. So ito pala mga lods ang tinatawag na Galleria Vittorio Emanuele II. So makikita din ito sa sentro ng Milan, malapit lamang ito sa Duomo ng Milano. At dito sa loob nito mga lods, marami kang makikitang mga luxury shops like Dior, Prada, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent. So mga halos mga fashion icon na mga products mga lods, luxury items dito nyo yan makikita sa loob ng Galleria Vittorio Emanuele sa Milano. Historic din ang lugar na ito mga lods. So pag pumunta kayo ng Milano, huwag nyong kalimutang dumaan dito kahit wala kayong pang shopping. Basta makadaan kayo dito at mag picture-picture mga lods. So sa part na ito mga lods, ito na yung iniikutan niyang aking pinsan na si Jocelyn. Ay isang turo ubol na famous dito sa Galleria. So pag umikot ka daw dyan ng 3 times, ang yung mga wishes ay magkatotoo. So makikita nyo mga lods, maraming nagagaganyan pag pumupunta ng Galleria. Hopefully lahat ng mga wish ng mga umikot dyan ay matupad.
At isa pa palang mga Lods, makikita nyo din na ginawa yan ni Piulo Pascual sa film na Milan kasama si Claudine Barreto. A few moments later. As usual mga Lods, sa part na to naka-off pa din yung aking microphone na hindi ko na mamalayan. So ito na pala mga Lods ang likod na part ng galeria. So dito nyo din makikita yung museum ni Leonardo da Vinci. At dito sa likod meron din yung theater. At yung mga nakapila mga Lods, yan ay pumipila para sa drinking water kasi may water fountain hood yan. So ito yung makikita nyo pag pumunta kayo sa likod na part ng galeria. At dito nyo din makikita yung monument ni Leonardo da Vinci. Mga Lods, ito pala ang monument ni Leonardo da Vinci. So sa mga hindi nakakakilala kay Leonardo da Vinci, siya ho yung gumawa ng o nagpaint ng pinakasikat na Mona Lisa at Last Supper. Mga Lods, dito pala makikita sa Milano ang original na ginawa na Last Supper ni Leonardo da Vinci. Ginawa niya ito sa isang wall sa isang simbahan dito sa Milano na malapit sa Cadorna train station kung saan kami bumaba from Como papunta ng Milano. Mga Lods, in case pumunta kayo ng Milano at gusto niyo yung makita yung Last Supper, you should book it at least 4 months ahead mga Lods kasi lagi ho siyang fully booked. Hindi ho sila natanggap ng walk-in client or mga tour at limited ho kasi I heard that only 17 persons lang at a time kasi nililimit na nila kasi para hindi daw masira yung painting na Last Supper. 2,000 years later. So mga Lods, aakyat kami sa taas ng Duomo. Yan, doon kami sa taas. So pag may two ways na pwedeng umakyat doon. So pag hagdan, nasa 13 euro. Pag mag-elevator, nasa 15 euros. So bali mag-elevator na kami mga Lods kasi 2 euro lang naman yung difference ng elevator at pag nag-skala o hagdan. So elevator na kami para mabilisan mga Lods. Later. So mga Lods, hindi kami nakaakyat ng Duomo kasi magsasara na sila ng 6. What I mean yung last na tao na akyat is 6. Pero nagsasara talaga sila 7. So wala ng time kasi may pupuntahan pa kami. Tapos pagaling sa pupuntahan namin, pupunta pa sila ng airport ng Malpensa para umalis o bumalik na ng UK. So wala ng time kung mag-iikot sa taas kasi magkukonsume halos mayigit isang oras din pag nag-ikot sa taas ng Duomo. Sa susunod, pupunta lang tayo dito mga Lods na ang maaga para makapag-ikot tayo sa taas ng Duomo. So mga Lods, makikita nyo naman ngayon parang dumadami na yung tao kasi hindi na siya ganun kainit compared kanina. As you can see. So ito pala yung mga bar mga Lods sa tabi ng Duomo. Pag gumala kayo dito at nauhaw, kung gusto nyo uminom, yan, pwede dyan. Later. So mga Lods, dito na tayo nag-record kasi doon may nagbabasking, may nagsasaxophone, so baka makapiright na naman tayo. So dito na kami muna lakad-lakad papunta doon sa surprise mamaya mga Lods kung ano yung pupuntahan natin mamaya. So kitakes na lang tayo doon. 2,000 years later. So mga Lods, nandito na kami sa pinaka-asam-asam nilang pupuntahan. At ito yan mga Lods. Yan! Ito talaga yung binayo nila dito sa Milano mga Lods. So mga Lods, ito talaga yung pinunta nila dito sa Milano. Ano? Ay,
From UK. All the way from UK. Okay. Just to come here. They want to see this. And they want to try. And they want to try the you know what I mean, mga lods? But definitely so. Yes, please. Because it's a primary gun. Definitely want to take it. They have a vodka, French gun, Nutella cam, chocolate cam, blood gun, and bean gun. So itong mga lods, sa mga nakakamiss ng ganito, punta kayo dito. So sinamahan ko yung mga kaibigan ko na magala dito. Para makakain lang ito. A few moments later. Put the chicken in rice, almond, soto. I'll have a tiny bit of this. Okay. Meron din mga lods ito. Yan. Looks delicious. Yeah, very delicious. She likes her dick so much. Yeah. Very good. Let's have a try. Try the dick. Oh! Yo! Oh! Yo! 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 Yeah. Oh my God! Fresh from Milan. Yummy. Dicky dicky. One hour later. So guys, pabalik na kami ng Duomo at satisfied na yung mga kasamahan ko dahil nakakain na sila ng hinahanap nila dito sa Milano. Later. So mga lods, lakad-lakad na lang muna kami dito. Pabalik na kami ng Duomo. So sobrang init talaga ngayon dito mga lods. Dito lang kami dumaan sa gilid kasi malilim. Yes, so ito talaga ang disadvantage mga lods sa city dahil sobrang init. Halos building lahat at puro simento kaya sobrang init pag tanghali. Ito mga gelateria mga lods o mga ice cream store. Ito ay pharmacy. Sana all may kayakap sa scooter. So ito pala mga lods, ang parating ay tinatawag na tram, isa sa pinaka public transport dito sa Milan. Yan. Ito yung old na model, version, at yun ang medyo bago-bago mga lods. Usually yan yung ginagamit sa Milan pag gusto mo makapag-travel ng mabilis. O di kaya mag underground train o tinatawag na metro mga lods. Yeah.
So mga Lods, dito na tayo, nakabalik na tayo ng Duomo. So mga Lods, doon pala yung yan, yung turin na yan, yung Cairole, yung pinuntahan natin kanina, doon yun. At ito lang yung Duomo, pero nagmetro kami kanina mula doon papunta dito kasi nga sa dala-dala nilang bag, syempre mabigat. At syempre sa sobrang init din ngayon ng panahon dito sa Italia, kaya mas pinili namin kanina na magmetro kahit ganoon lang siya kalapit. Wala pa siyang isang kilometro, pero nagmetro kami mga Lods. Later. As usual mga Lods, naka-off na naman yung microphone ko dito. So at ito, bumalik kami saglit sa Duomo para mag-ikot-ikot. Kasi hindi na gaano mainit. So dito nang picture-picture sila ulit. At mga Lods, dito pala sa tapat ng Duomo ay may munting garden. And as you can see, yung mga tanim dyan ay saging. So mga saging dito, ginagawa nilang paalamuti sa kanilang mga garden mga Lods. So sa part na to mga Lods, nagsaglit sila ulit dito, ikot-ikot, picture-picture. Kasi in few minutes, pupunta na sila ng airport para bumalik ng UK. A few moments later. So yun mga Lods, papasok na sila papuntang Malpensa Airport. Dito tayo ngayon sa Milano Centrale o train central station. So hinatid ko yung aking mga kasamahan at pabalik na sila ng London. So nandun na sila sa train pasakay papuntang Malpensa. At tayo ngayon ay papunta na ng Cadorna train station at babalik na tayo ng Como para magpahinga kasi bukas may pupuntahan ulit tayo. So mga Lods, ito ang itsura ng kanilang central train station dito sa Milano. A few moments later. So mga Lods, nandito na tayo sa train going back to Como. So hanggang dito na lang muna yung video natin. So please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell mga Lods para updated kayo lagi pag meron akong bagong upload. So hanggang dito na lang muna at kita-kits tayo sa susunod na video.